Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Sandali, humingi ng gabay sa ating Ama. Amang banal, salamat po, O Diyos, sa kapuspusan na pinagkaloob mo sa amin, sa aming pagpupuri, pagsamba sa iyo. Salamat din po sa pribileng pinagkaloob mo sa bawat isa sa oras na ito upang makinig at ako'y magbahagi ng mga salita mo, O Diyos, na aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus na patuloy ang kapangyarihan ng Espiritu Santo mo at siyang magbukas ng kaunawaan, O God, at ang mga salita mo na marinig ng bawat Banal Espiritu Santo, gayang babayan mo ang bawat isa sa amin sa oras na ito at tunay nga wala kami magagawa kung wala ka. Kaya pinapasakop namin ang aming puso't kaluluwa, espiritu at katawan. Amen. Po yung ayos ko, ano po. Yung panyo ko, hindi ko alam kung luha si yan ang ganda makita sa atin sa physical, basta maganda yung loob. Yeah. Yan ang mensahe po ng ating Panginoon ay the abundance grace of God. Sabihin po natin, the abundance grace of God. Yan. Grace, kung ano po natin yung grace, gracia. Kadalasan po, nung wala pa po tayo, kapag binigyan ka ng pagkain, regalo, anuman, gracia, sabi po natin. Hindi po gracia yan, ano po, bilang mga Kristiyano, kapag pagkain o bagay na binigay sa atin, hindi po yan gracia, kundi pagpapala. Pagpapala na dulot ng grasya ng Diyos sa atin. Ano po, may blessing tayo dahil dun sa grasya po ng ating Panginoon. Kaya kapag binigyan kayo ng mga bagay, regalo sa inyo o mga pagkain, sabihin nyo, salamat sa pagpapala, O Diyos, na bunga ng iyong grasya sa akin. Yeah. Amen! Hallelujah! Grace, yan. Yeah. Marami rin po dito sa mundo dito na pangalan ay grace. Meron po ba dito na pangalan ay grace? Yan, wala pa po ano, kaya kayo mga dalaga, kung mag-asawa kayo, mga buntis, kung Grace ang pangalan ng anak nyo, dapat, ibig sabihin ng Grace kasi ito yung tulong galing langit, makalangit na tulong, ano po, ito yung punong-puno ng biyaya. Kaya dito po marami pong pangalan na Grace, amen. Doon sa amin marami pong Grace, pero kadalasan po yung Grace dito sa mundo, hindi po nananatiling tapat, ano po, pabago-bago, moody kung minsan. Yan po yung mga grace. Kaya sabi ko nga, kapag nagkaanak kayo, kayo mga nabuntis o kayo magbubuntis pa lang, kapag pinangalain niyo ng grace na ituro niyo yung biyaya ng ating Panginoon sa kanya para ito'y malakaran niya. Amen! Kaya ingat-ingat lang. Meron din pong grace na binibigay ang mundong ito. Ano po, kadalasan na ang grace po na binibigay ng mundong ito ay limitado. Ano po, limitado, mayroong expiration date. Ano po, at yung grace din na binibigay ng tao kung minsan na nasa sitwasyon lamang. Kadalasan, nung pandemic, sino po yung mga nakaranas ng grasya ng Diyos? Ilang months ba yung binigay sa akin? 1 month lang po ata doon sa pagbabayad po ng sasakyan. Sa ating kuminta, minsan sa kalamidad, nagbibigay din sila ng grace. Atin ay unlimited. Amen! Ang grasya po ng Diyos sa atin, walang expiration date.
Yan po ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano mang sitwasyon po sa buhay natin, hanggang sa malagot ang hinanga mo, ang grasya ng Diyos ay nanatili sa bawat isa sa atin. Yan po yung kaibahan ng grasya ng Diyos na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Sabi po natin, grasya. Yan, yan po yung grace ng ating Panginoon. Dito po sa si Moses ay talagang tinawag at galing po siya sa bansang Israel, sa tribes po ng Levites, kaya nakapam po siya ng grace. Pero iba po sa atin, amen? Iba po sa atin, nakatag sa ating Panginoon, hindi dahil sa sakdal ka, hindi dahil sa lumalakad ka, nakasama ang Diyos noon, o tulad ni Moses na galing sa tribes ng Israel, kundi tayo, hindi tayo galing sa Israel, sa bansang Israel, kundi tayo'y mga hentil, kundi nakasumpong po tayo ng biyaya nung tayo'y makasalanan. Na namatay ang ating Panginoong Yesus upang bayaran ang ating mga pagkakasala. At hindi lang po yun, kundi mismo ang biyaya ang nakatagpo sa atin. Ano po, naalala niyo po yung awit na natagpuan? Ano po, di ba, sabi niya, ang tinig mo ay aking hinahanap sa gitna ng bawat pagsubok at paghihirapan. Sabi po niya, ano po yung anak? Kabutihan mo. Ano yung kasunod niya? Diba may kasunod siya sa ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap sa kabila ng, tingnan niyo po, sa kabila ng aking pagkukulang katapatan mo, Diyos, laging laan. Tignan niyo po, dahil doon sa grasya po ng ating Panginoon, lagi tayong nagkukulang pero sagana po yung grasya ng Diyos. Inuunawa po niya tayo, tinutulungan niya po tayo para sa atin. Sa course niya, natagpuan ng iyong pag-ibig na yan po ang biyaya ng ating Panginoon, sukdulang biyaya. Sa sobrang pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa sa atin, sukdulang biyaya na po ang pinagkaloob niya sa atin. Kaya napakasarap magpuri na ibubuhos mo rin ang buong lakas mo sa ating Panginoon. Nawa hindi lang itong linggong ito, kundi sa bawat Sunday na ating pagkakatipon, ganun po yung ating pagpupuri at pagsamba. Amen. Kung sukdulang biyaya ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, sukdulang pagpupuri at pagsamba po ang ating ipagkakaloob sa Kanya. At sukdulang pagmamahal, pagsunod sa Kanyang kalooban at katwiran. Yan po dapat ang gawin po natin dahil sukdulang biyaya po ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. 1 Peter chapter 1, buksan po natin. 1 Pedro chapter 1, verse 9 to 16. Ito po nakasulat sa banal na kasulatan, unang Pedro, pagkatapos ng Santiago o James. Umpisa natin sa verse 9. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya. Natanggap mo na ba ang layunin ng pananampalataya mo? Ito'y kay Jesus lamang. Amen! Ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ito po yung napakasukdulang biyaya po ng ating Panginoon na natanggap natin yung layunin ng ating pananampalataya at ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ito po yung maganda sa verse 10. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga
propeta. Tinutukol po yung mga propeta sa unang panahon, doon sa Old Testament, na nangagsising hula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Yung mga propeta po sa Old Testament, nagpropesiya sila patungkol doon sa biyaya na mararanasan mo. Amen? Yung sukdulang biyaya na mararanasan natin. Sabi pa po rito, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang kahalili sa mga ito. Sa 12, na pinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili. Nagpahayag po ang Diyos sa Old Testament sa mga propeta, hindi sa ganang ito, yung sukdulang biyaya po ng ating Panginoon na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsisipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Amen! Para po maibigay, may balita, yung napakasagahan ng biyaya ng Diyos, nagsugo pa po siya galing sa langit. Amen! Hindi po si kapatid mo o si mayor o si presidente yung lutusan niya, kundi yung galing pa sa langit, ang Espiritu Santo, para ipahayag lang na binuhos na ng Diyos ang kanyang sukdulang biyaya sa iyo at sa akin. Amen? Naranasan mo ba ang sukdulang biyaya ng ating Panginoon? Na sa kabila man ng mga kapigatian, may kagalakan po ang bawat isa sa atin. At sabi pa po sa verse 12, na pinahayag sa kanila hindi sa ganang sarili. Sabi pa po sa 13, kaya't sabi niya, ituloy natin dito sa 12, ipinangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Maging po yung mga anghel sa langit, nasasabik po sila na makita yung sukdulang biyaya na binububuhos ng Diyos para sa atin. At ngayon po namasdan na ng mga anghel. Kaya sa araw-araw po yung mga anghel, pinoprotektahan po tayo. Kasi yung sukdulang biyaya ay nasa atin. No, kung saan naranasan po ng bawat isa sa atin, mga minamahal kapatid sa Panginoon. Kaya payo po ni Peter sa verse 13, kaya't inyong bigisan ang mga baywang ng inyong pag-isip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalin sa inyo sa pagpapahayag ni Jesucristo. Sabi, magpakatatag po tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, magpakatatag tayo. Kasama natin ang kasaganaan ng grasya ng Diyos. Kasama po natin ang grasya ng Diyos. Amen? The Holy Spirit. Siya po yung grasya ng ating Panginoon. Dito po sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, pagkatapos po ng Galatians before Philippians, Ephesians chapter 2, verse 1. Ito po ang sabi salita ng ating Panginoon. Verse 1, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Sino pong bumuhay sa atin? Si Jesus. Sabi po sa verse 2, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Dati po makasalanan tayo, amen? Pero binuhay po tayo ng ating Panginoon. So verse 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Noon po tayo di pa nakakilala sa Panginoon, ang ginagawa lang po natin kung ano yung gusto ng ating laman. Magagalit tayo kung kailang gusto nating magalit. Ano po? Kung gusto nating magdamot, magdadamot tayo. Kung gusto nating manira, maninira tayo. Yun po yung ugali natin noon. Yung kahalayan ng ating laman. Na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-isip. Ibig sabihin to, wala po tayong control. Amen? Wala tayong control sa ating itong katawan na ito. Maging itong pag-iisip na ito, wala siyang control. Kundi bagkos, kung ano yung gusto lang niya, walang dapat magtigtas sa iyo. Kundi yung gusto lang natin, yung ating ginagawa. At sabi pa rito, at tayo nooy
katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng iba. Noon po, galit tayo, galit ang Diyos sa atin. Galit ang Diyos sa atin dahil hindi natin siya kilala, hindi natin sinasamba. Pero salamat sa kanyang napakasagana biyaya. Ngayon, may kapayapaan na po tayo sa ating dakilang Diyos. At sabi pa po rito sa verse 5, bangabat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Amen? Alam mo ba ito, sa pamagitan ng biyaya, naligtas ka? Hindi dahil sa magaling ka, mayaman ka, marunong ka, nagtapos ka ng pag-aaral, manager ka. Ano? Hindi po yon, dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. Kaya tayo naligtas. Ituloy ko sa verse 6, at tayo binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Verse 7, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob masdan ng mga anghel. Yung kahuli-hulihan na biyayang ibubuhos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nasasabik ka ba? Yung sukdulang biyaya po ng ating Panginoon. So verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Biro mo, maliligtas ka sa pamagitan ng pananampalataya mo? Manampalataya ka lang na si Kristo ay namatay doon sa krus para sa kayong kasalanan. Tanggapin mo siya sa buhay mo, papasukin mo siya sa puso mo, ikaw ay may kaligtasan. At mayroon ka ng buhay na walang hanggan. At tagapagmana ka ng Diyos. Amen! Yun lang po, pananampalataya lang. At sabi pa rito, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sabi po natin, kaloob ng Diyos. Lahat po ng bagay sa buhay natin, kaloob ng Diyos. Ako po, nakakatayo ako dito, nakakapagsalita, hindi sa ganang akin, kundi ito'y dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Nakakapagbigay tayo, nakakatulong tayo, nakakapagpuri tayo, nakakasamba tayo, natuto tayo, maumawit. Ano po, lahat po yan, nagagawa natin ngayon, hindi sa ganang atin, kundi dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. Dahil ang dati nating pagkatao, wala tayong pagkakaalam sa Diyos. Pero napakasagana ng biyaya ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang biyaya na pinagkaloob sa atin, nagagawa po natin ang lahat ng mga bagay. Sabi pa po sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng magagawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Sabihin po natin, mabubuting gawa. Ito po yung sukdulan na biyaya po ng ating Panginoon o yung napakasagana biyaya niya sa atin na tutulungan niya po ang bawat isa sa atin para gawin natin yung mabubuting gawa. Amen? Dahil wala po tayong ganon. Amen? Kundi dahil doon sa biyaya ng Diyos ngayon, nakakagawa po na tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Maging yung ating mga kaaway, iniibig na natin. Amen? Kahit anong oras, pwede ka nang magpatawad. Amen? Kahit yung pampinakamasamang ugali na pinapakita sa iyo, kaya mo siyang patawarin. Bakit? Kasi dahil doon sa napakasagarang biyaya ng Diyos na pinakaalob niya sa bawat isa sa atin. Kaya sabi po rito, sa verse 10, ulitin ko, sapagkat kayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa Diyos. Balik po tayo dun sa ating scripture. Umpisan po natin sa verse 1. Kain po natin yung Romans chapter 5. Umpisan natin sa verse 1. Yan po natin. The abundance of God's grace. Yan po natin yung abundance para makita po natin ano ba yung ibig sabihin po ng abundance. Ibig sabihin po ng abundance, ito yung mayaman na biyaya po ng ating Panginoon. Ito yung marami at tambak-tambak na biyaya ng Diyos na inilaan sa bawat isa sa atin. Kung iano natin, ito yung kabundok o higit pa sa kabundukan na biyaya ng Diyos na binuhos niya po sa bawat sa atin, sa bawat isa sa atin. Yung po ibig sabihin ng abundance. Ito rin po na kung saan may imbakan po ang Diyos ng grasya. Kung paano po pag pumasok ka sa napakalaking grocery, kahit anong kailangan mo para sa bahay mo, nandoon po, ganun po sa Diyos ang pinagkaloob niya sa atin. Ano man yung kailangan natin sa araw-araw, ano po, hindi po yung sasakyan, ibig ko sabihin. Ano man yung sa espiritual na pamumuhay mo na kailangan mo, ipagkakalob po sa iyo ng ating Panginoon. Amen! Yun po ibig sabihin ng abundance, ano po, na binigay po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na kung saan ito po yung grasya ng ating Panginoon. Ito rin po yung ibig sabihin ng abundance, ito yung tonete na ladang grasya
ng ating Panginoon na pinagkalupo sa atin. Amen? Hindi po ito maubusan. Kaya sabi ko po kanina sa inyo, hanggang sa huling minuto o segundo ng iyong buhay, ang grasya ng Diyos ay available para sa iyo. Dahil tinanggap mo ang kanyang bugtong na anak, na minahal mo si Jesus, at pinapasok mo siya sa buhay mo, at nagsusumikap ka para sumunod sa kanyang kalooban at katwiran. Ito rin pong abundance, ibig sabihin to, ito yung volume. O dami. Napakarami po na grasya na ilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yung grasya po, ano po ba ibig sabihin ng grasya para maunawaan natin? Tignan ko po yung meaning ng grace. Sabi po rito, unmerited, sabi po niya. Ibig sabihin, not deserve o hindi karapat-dapat. Ano po? Hindi karapat-dapat, sabi niya rito, unmerited divine assistance. Hindi karapat-dapat. For their regeneration. Sabi po yung regeneration, ibig sabihin, yung pagbabagong buhay. Ano po? Or sanctification. Ibig sabihin, yung sanctification, pagpapakabanal o pagpapabanal. Ibig sabihin do, yung grace pala, ito yung hindi karapat-dapat na tulong galing sa langit para sa ating pagbabagong buhay at sa ating pagpapakabanal. Na hindi man tayo karapat-dapat, pero ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Bakit di tayo karapat-dapat? Kasi nagkasala tayo. Pero napakasagana po yung biyaya ng Diyos, kaya ngayon tinanggap natin yung grasya. Ngayon sa oras-oras po ng ating buhay, mayroon pong tulong galing sa langit na pwede nating hingin. Ito po yung grasya na nagpapanatili sa atin. Kaya nararanasan natin ito kapag may pagsubok ka, lumuhod ka, tumawag ka sa Panginoon, kisap mata lamang, laging sagot ang ating Panginoon sa iyo. Bakit? Kasi ito yung tulong galing sa langit. Ito tulong galing sa lupa. Ang tulong galing sa lupa, pag-iisipan pa ng tao. Pero ang Diyos, kapag alam niya na kailangan mo, sabi niya, lumalapit pa ka pa lang sa Kanya, nakikinig na siya. Humingi ka pa lang sa Kanya, tumutugon na ang iyong Diyos. Ganun po ang biyaya na binigay sa atin ng ating Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng grasya. Hindi karapat-napat na tulong galing sa langit para sa ating pagbabagong buhay at para sa ating pagpapakabanal. Ito po yung ibig sabihin po ng grasya. Tulong galing sa langit. Sabihin po natin, tulong galing langit. Ito po yung kailangan natin sa araw-araw. Amen. Yung assistance po dito sa mundo, kadalasan kapag may pandemic na, may bagyo, doon lang po. Pero ang Diyos po sa araw-araw, dahil napakasagana ng biyayang pinagkaloob niya po sa atin, araw-araw, oras-oras, available po yung tulong galing langit. Sabihin po natin ulit, tulong galing langit. At isa pa pong meaning ng grace, ito yung virtue. Kung ano po natin sa Bible yung virtue, ibig po sabihin doon sa Mark 5:30, Luke 8:46, o kapangyarihan sa Tagalog, power po ang ginamit po doon. Sa ibang salin po, works. Sabi po rito, a virtue or power or works coming from God. Ito po yung kapangyarihan o gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ko nga, walang dapat magmalaki sa atin anumang narating natin, anumang nabibigay natin sa church, anumang kalagayan natin dito sa church, sa pagturuan na ako. Hindi sagana ang ating gawa, kundi ito'y gawa ng grasya ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang lakas mo galing sa Diyos, hindi galing sa iyo. Kundi dapat pala, palakasin mo ang kapatid mo na mahina. Dahil tayong lahat, ang lahat na nasa atin dito, ang lahat ng taglay natin ngayon ay galing sa Diyos. Ang aming pangangaral, ang aming pagbabahagi ng mga salita, ang ating pagbibigay, yan hindi galing sa atin. Kundi dahil sa napakasagana biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin, kaya ang mga bagay na ito ay nagagawa po natin. Kaya sabi po pala sa katawan ni Kristo ay pantay-pantay ang lahat. At pinapahalagahan sa isang katawan, yung nakikita mo na pinakamahina, yun yung inaalagaan mo. Amen? Kung patay yung kuko mo, di ba inaalagaan mo yan, pinapaganda mo siya. Ganun po pala dapat sa body of Christ. Sa atin dito sa iglesia. Dapat pala nangingibabaw yung grasya ng ating Panginoon. Na lagi nating isipin
na tayo nakakagawa ng mga bagay, nagagawa natin ito hindi sa ganang atin, kundi dahil sa kanyang napakasaganang biyaya na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya sabi po rito, a virtue, works, or power, sabi po rito, coming from God. Yung pangatlo po, sabi po rito, ang meaning po ng grace, ay state po na o estado o katayuan of sanctification. Ito yung katayuan ng pagpapakabanal o pagpapabanal na gustong-gusto natin at galak na galak tayo dahil sa pamamagitan ng divine assistance. Kaya ngayon po, dahil yung grace ay tinanggap natin, sa mga kapigatian natin, sa mga pagsubok natin, may kagalakan tayo. Amen? Bakit? Kasi yung grasya pala ng Diyos ang kumikilos sa atin. Ini-enjoy na natin ngayon. Ini-enjoy na natin yung pagpapabanal natin. Kaya kuminsan para bang wala ka ng gana dun sa mga teleserye. Naranasan mo ba yon? O baka enjoy ka pa rin dun sa mga drama. Ano? No, wala ka ng ano dun sa mga drama sa TV. Yung mga San Goku. Noon po, ang tanda-tanda ko na, nanonood pa po ako ng Goku. Mahilig din po ako dun sa mga teledrama. Pero ngayon, iba na po yung enjoyment ko. Amen? Enjoyment ko, nagpupuri, sumasamba sa aking Diyos. Amen! Nanonood ng mga preaching na kung saan magpapalakas ng aking pananampalataya. Hindi ka na nag-enjoy dun sa mga TV. Amen! Hindi ka na nag-enjoy kay Vice Ganda. Amen! Kundi kay Jesus ka na nag-enjoy. Amen! Parang hindi kumpleto ang araw mo na hindi mo napapakinggan ang salita ng Panginoon mo. Eh noon, kapag hindi mo napanood yung It Bulaga o yung ano yung kay Vice Ganda noon, Showtime, butin... Alam, mayroong online ngayon. Kaya ikaw, Kristiyano, dapat ang kagalakan mo kay Jesus lamang. Amen? Kay Jesus lamang ang kagalakan po natin. Ito na po yung enjoy natin ngayon. Dahil dun sa grasya. Kaya maano mo, nararanasan mo yung grasya. Nag-enjoy ka na dun sa pagpapakabanal mo. Amen? Nag-enjoy ka na kung anong dapat mo gawin para bigyan mo ng kapurihan ng Diyos mo. Yun po yung talagang totoong ibig sabihin ng grasya. Sabihin po natin yung grasya. Yan. Balik po tayo dun sa ating verse. Ito po yung ginawa ng grasya o yung napakasaganang biyaya po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maaga pa naman, lubos-lubusin ko na po yung mga verses. Hallelujah. Umpisa natin sa verse 1. Ito po yung gawa ng napakasaganang biyaya po ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Chapter 5 ng Romans, umpisa natin sa verse 1. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Inaaring ganap ka na ng ating Panginoon. Amen? Sabihin po natin sa ating sarili, ako'y inaring ganap na ng aking Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya huwag mong hayaan, Kristiyano, na laitin ka ng iba. Nasasabihin sa iyo na wala ka ng pag-asa, na mahina ka. Sabihin mo na, may Diyos ako. Napakasagana ng biyaya ng Diyos sa akin. At hukbo ng langit ang tutulong sa akin para sa bawat aking kahinahan, palalakasin ako ng aking Panginoon. Wala akong pagsubok na hindi ko mapagtatagumpayan, kundi lahat ng mga bagay magagawa ko dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Huwag mong pabayaan na panghinaan ka ng sinasabi ng paligid sa iyo. Amen? Huwag mong pansinin ang sinasabi ng paligid sa iyo. Pansinin mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo, na binuhos niya sa iyo ang Kanyang biyaya, na kaya mo yan dahil kasama mo ang iyong Panginoon. Ang Espiritu Santo ay nasa iyo. At sabi pa po rito, yung napakasagado biyaya po ng Diyos na binigay sa atin, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Esokristo. Nung di pa po tayo nakakilala sa Panginoon, kala po natin nanalangin tayo, may kapayapaan tayo. Pero wala po pala, hindi pinapakinggan ng ating Panginoon. Pero ngayon, ibig sabihin po ng kapayapaan, hindi na tayo kaaway. Nakikinig na ang ating Panginoon sa ating paglapit, pagdaing sa Kanya. Amen? Dati po, hindi po nakikinig ang Diyos sa atin. Pero mula nung tinanggap po natin ang Kanyang bugtong na anak, na siyang mismong biyaya ng Diyos na pinagkaloob, at ang Espiritu Santo, ngayon meron po tayong kapayapaan, nakakalapit tayo sa ating Panginoon. Ito po yung napakasagal biyaya po na binigay sa atin ng Diyos. At sa verse 2, sa pamagitan din naman niya'y nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Na dyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Dati po ang buhay ng bawat isa sa atin, ang pag-asa natin dito lang sa sanlibutan ito. Baging ako man po, ang pag-asa ko lang sa sanlibutan ito. Kaya kapag wala akong magandang trabaho, para bang wala na akong pag-asa. Pero ngayon, alam ko may pag-asa ako sa Diyos.
Dahil tinanggap ko yung napakasagada biyaya ng aking Panginoon. Na ang pag-asa ko yung kaluwalhatian ng aking Diyos na darating at makikita ko siya. Makikita ko siya ng mukhaan. Mayayakap ko siya, makakausap ko siya. Bibigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Na kung saan hindi na ako iyak, hindi na ako luluha, hindi na ako magkakaroon pa ng kapigatian at lalakad ako doon sa ginton na daanan na kung saan mayroon akong mansyon ninalaan ng aking Diyos. Yun ang aking pag-asa. Dahil binigyan niya sa akin yung napakasagada biyaya niya. At sa iyo rin ay binigyan niya, kapatid ko sa Panginoon. Napakasagana po ng biyaya ng Diyos na pinagkalupos sa bawat isa sa atin. At sabi pa po dito, ituloy ko sa verse 4, ay sa verse 3, at hindi lamang gayon kundi naman, nagagalak tayo sa ating mga kapigatian na lalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan. Ito rin po yung bunga ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Dati po kapag may kapigatian tayo, para bang wala na ang mundo sa atin. Amen? Wala nang pag-asa. Pero dahil nung tinanggap mo ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos, sa bawat kapigatian, nagagalak ka pa. Naranasan mo ba? Kapag napipigati ka, nagagalak pa rin ang puso mo. Dahil alam mo, ang Diyos ay laging nandyan, nakatulong mo. Na hindi kanya iiwan ni pababayaan man, na sa bawat kapigatian, nalalaman mo na ang kapigatian ay gumagawa ng pagtsatsaga sa buhay natin. At nalalaman mo na sa bawat pagsubok, pagkakapigatian mo, sinusubok yung pananampalataya mo para makita ng Diyos ang kadalisayan ng puso ng bawat isa sa atin. Ito po yung bunga ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi pa sa verse 4, at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Sa verse 5, ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, sabi po natin pag-ibig ng Diyos, ito po yung napakasukdulang biyaya, napakasaganang biyaya na pinagkalupos sa atin ng Diyos. Sabi niya, at ang pag-asa hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso. Alam niyo po ba yung buhos? Bagas ano may timbang, inal mo kagad, hindi yung patak-patak lang na binibigay ni Lord. Kundi si Lord nakita niya, binuhos niya kagad sa iyo. Nung pagtanggap mo sa Panginoon, binuhos niya kagad sa iyo. Hindi yung pero itatayo ka ng ating Panginoon. Ganun po yung kasaganaan ng ating Panginoon. Binuos niya ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Hindi lang kay Pastora, kay Bishop. Ano po? Hindi lang kay Sister Linda dahil mayroon siyang mansyon at sa'yo rin binuos ng ating Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, buhos ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sabi po natin, ang Espiritu Santo ay binigay ng Diyos sa akin. Yun po yung pag-ibig na buhos po ng ating Panginoon. Lagi pong tinetestimony ito na pinapasalamatan ko ang ating Panginoon. Hindi lang namatay ang ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran po yung ating kasalanan, kundi buhos po. Ano, buhos yung pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya itong Bible. Amen? Ibinigay niya po itong Bible na ngayon may salita tayo ng Diyos na ating nababasa. At sinugo niya yung kanyang mga banal na anghel para magministeryo sa atin sa araw-araw. At hindi lang po yun, kundi binuos niya talaga ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Wala na pong maibibigay ang Diyos sa atin, kundi buhos na po. Ibig sabihin to, wala nang laman, kundi nandiyan na lahat sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sagad-sagaran na po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya namatay po yung kanyang bugtong anak. Hindi po ang tao ang pumatay kay Jesus. Amen? Sabi nga po ni Pastor Sunny Bayan, ala po na man of God, hindi po. Kundi binitawan ng Diyos ng ating Panginoong Jesus yung Espiritu binigay sa Ama, hindi siya mamamatay. Kayang-kaya niya po dahil Diyos siya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, iginilbap niya. Para ikaw at ako ay tanggapin natin yung napakasagada biyaya at habag po ng ating Panginoon. Glory to God. Palakpan po natin na malakas ang ating Panginoon. At sabi pa po sa verse 6, sapagkat nang tayo ay mahina pa. Aminin mo ba na mahina ka dati? Hindi po yung hinang physical, kundi mahina tayo patungkol sa Diyos. Wala tayong alam patungkol sa Diyos. Sapagkat nang tayo ay mahina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Mahina ibig sabihin ito, makasalanan.
7, nagalimbawa po sa verse 7, sapagkat ang isang tao'y bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. Handa ka bang mamatay para sa akin? Handa ka bang mamatay para sa akin? Mahirap po mamatay, ano? Kahit gaano kabuti yung isang tao, kahit binigyan ka ng sakyan, Sir Aileen, mahirap mamatay. Sorry ko na lang yung sasakyan para sa iyo. Kasi mamatay ako para sa iyo, ano po? Mahirap po. Kaya sabi po ng Bible, mahirap. Sabi niya, bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil, ano po, marahil ay may mga ngahas mamatay dahil yung pag-ibig niya sa kanyang kapwa, dahil mahal niya. Lalo na pag-asawa mo o anak mo, pwede mong ibigay ang buhay mo. Datapuhat, sabi sa verse 8, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ano po, ulitin ko po ito, si Kristo ay namatay para sa ating makasalanan. Amen. Ulitin ko, namatay siya dahil hindi sa dahil mabuti tayo sa kanyang harapan, kundi makasalanan tayo, kailangan niya tayong iligtas, kaya po siya namatay. So verse 9, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo. May kapangyarihan po sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Amen. Siya po yung nagko-cover sa atin sa araw-araw po ng ating pamumuhay, kaya yung anumang kapahamakan, pinoprotektahan po ng ating Panginoon. Ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya si Bishop po, minsan dinidiin niya po yung dugo ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kung paano po sa Old Testament, yung spirit of death, nilampasan po yung Israel dahil yung dugo po ng kordero nilagay sa amba ng kanilang pintuan. Pero ngayon, higit pa po sa dugo ng mga kordero. Kundi dugo ng bugtong na anak ng Diyos ang siyang binuhos sa atin. Amen? Na nalalaytay sa atin na tayo may protection sa araw-araw po ng ating pamumuhay. Hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos. Sapagkat kung noon tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos, ito po yung napakasagarang biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Sapagkat nung tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Mahirap po sa isang tao na kapag may kaaway, makipagkasundo siya. Ano po, lalo na yung kaaway niya, siya yung nanguna, mahirap makipagkasundo. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Siya po yung nagregalo sa atin. Amen? Hindi po cake ang binigay ni Lord. Amen? Hindi mamahaling sasakyan. Hindi house and land. Hindi ginto o anuman. Kundi binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para ikaw at ako ay makapagkasundo sa Diyos. Para ang relasyon ng bawat isa sa atin sa Diyos ay magtagpo. At makakalapit tayo ng malaya sa presensya ng ating Panginoon. Kaya puno kung tuloy-tuloy pa yun. Pero tunay nga, ang laman na ito ay may kapasidad. Amen. Mamamaus po, Sister Janet. Baka hindi na natin ano yung mga song leader. Buti na lang po, yung mga backup, apat sila. Ano, may pahipahinga. Pero yung mga musician natin, kaya palakpan po natin ang ating Panginoon sa mga song leader at musician po natin. Yan, dahil po sila po yung, kaya kapag sinabi po ng song leader natin, task natin ang ating kamay, huwag ka na mapakeme-keme na gaganyan ka pa. Task mo na kagad. Amen. Napakasarap po damhin yung presensya ng ating Panginoon. Nung talagang puspos ka sa pagpupuri, pagsamba sa kanyang dakilang pangalan. Pinagkasundo po tayo ng Diyos, hindi sa ganang atin o anumang mga bagay, kundi sa kamatayan ng kanyang anak. Yun yun po, no? May namatay para lang tayo'y mailapit sa Diyos. Amen? Meron dapat mamatay? Hindi presidente, hindi mayaman na tao ang namatay, kundi bugtong na anak ng Diyos. Para tayo makalapit sa Diyos. Napakasagana po ng biyaya ng Diyos na pinagkalob niya sa atin, na kaya niyang ihalay yung kanyang bugtong na anak para ikaw at ako ay makalapit sa kanya. Para bigyan tayo ng isang manang di nasisira. At sabi pa po rito sa verse 11, verse 10, ulitin ko, sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Amen! Kapag patuloy po natin lalakaran ang buhay kay Kristo, maliligtas po tayo sa kapahamakan sa mundong ito. At hindi lamang ganyan, kundi tayo nagagalak naman sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagagalak ka ba sa Diyos? Nagagalak ka ba sa ating Panginoon? May excitement ka ba kapag pumupunta ka sa bahay panambahan?
Nasasabik ka ba na buksan mo ang Bible mo? Nasasabik ka ba na lumuhod ka? Sabi mo, Abba Father. Amen? Napakasarap ang paglood mo. Abba Father, sabi mo, amang dakila sa lahat, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po yung kagalakan po natin sa ating Panginoon. At sabi pa niya, sa pamagitan ng ating Panginoon Jesu Kristo, na sa pamagitan niya itinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Amen? So verse 12, kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Tinutukoy po dito si Adan. At ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tayo po, lahat po tayo nagkasala. Hindi po pwede sabihin ng tao na hindi ako nagagawa ng masama, hindi ako nagnakaw, hindi ako pumatay. Hindi po masasabi ng tao, tumutulong ako, nagpapatay ako ng mga simbahan, nagpapatay ako ng ospital kapag may karamdaman, tumutulong ako, wala akong kasalanan. Pero sa pag-iisip, nakapagsinungaling ka ba? Kapag meron bang sexy dyan, eh, hindi ka nagnais sa puso mo. Kapag ba may nagawa kang hindi ka dapat, eh, nagsinungaling ka ba? Amen? Sinabi mo ba yung totoo na nagkamali ka? O, kadalasan po yung nakikita ng tao, pero yung ginagawa mo, nalihim, yun po yung kasalanan na hindi alam ng tao. Lahat po tayo'y makasalanan. Amen? Makasalanan noon, pero salamat, pinawalang sala po tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. So verse 13, sapagkat ang kasalanan ay nasan libutan hanggang sa dumating ang kautusan. Bago po dumating yung kautusan kay Moses, ang kasalanan ay nandoon na. Dahil doon nagmula kay Adan at saka kay Eva, sabi po rito sa Bible. Ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Kaya kung minsan wala tayong batas, po, hindi tayo nagbabatas dito na bawal magpantalon ang mga babae. Baka magalit yung mga laging nagpapantalon. Pastor Carmen, hindi pwede pastor ah. Wala po tayong batas dito. Ano po? Hindi batas sila. Kasi kang batas, iano natin kapag ano po tayo ng batas? Kapag nagkamali yung isa, iano muna nagkamali siya, nagkasala siya. Ganun po ang bunga ng batas. Ano po? Kaya dito po sa atin, kapag batas, may batas, dulo nito ay parusa kagad. Makatampatan po na parusa ang batas. Bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moses. Kahit doon sa hindi nagkasala man ng tulad sa pagsalansang ni Adam na siyang anyo niya ang darating. Kaya marami po nagsasabi sa mga matatanda noon na minana natin ang kasalanan kay Eva at saka kay Adan. Narinig mo ba yan sa mga matatanda na sinasabi nila yung kasalanan natin ay minana natin kay Adam? Sabi po, yun din ang sabi ng Bible. Datapot sa verse 15, gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Gaano man po kasagana ang kasalanan ngayon, mas masagana po ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya gaano man po ang panghikayat ng sanlibutan sa atin, dahil napakasagana po ng biyaya ng ating Panginoon, hindi kakayang linlangin ng mundong ito. Dahil nakatayo ka sa grasya ng ating Panginoon. Kaya pag sumasagana man, pasama pa ng pasama ang mundong ito, pero ikaw na anak ng Diyos, magpapakabuti at magpapakabuti ka pa rin. Magpapakabanal at magpapakabanal ka. At kung ang mundong ito iniisip niya ay kasamaan, ikaw ay lagi mong iisipin yung mabubuting gawa dahil ito ang disenyo mo sa Panginoon. At sabi pa po sa 16, at ang kaloob ay hindi gaya na nangyari sa pamagitan ng isang nagkasala. Sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa pagdurusa. Datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. Hallelujah. Sa verse 17, yung binasa po kanina, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamagitan ng isa, tinutukoy po dito si Adan, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamagitan ng isa sa makatuwid si Jesucristo. Kaya huwag po kayong mag-alala kahit pasama na ng pasama ang mundong ito. Dahil gagawin at gagawin pa rin ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, nasasagana pa rin ang biyaya niya sa atin. Hindi na tayo pababayaan, manghina ka man, palalakasin ka niya. O minsan babagsak ka, itatayo ka ng ating Panginoon. Kung minsan sasabihin sa iyo ng kapwa mo, wala kang pag-asa, pero sa Panginoon, bibigyan ka niya ng pag-asa.
Yun ang lagi mong tatandaan, aking mga minamahal na kapatid. Huwag na lahat ng mga tao hindi ka minamahal. Ang Diyos ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Gaano ka mang kahina, mahal ka pa rin ng ating Panginoon. Patuloy ka rin bumabagsak, patuloy kang ibabango ng Diyos mo. Dahil napakasagana po ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi pa po sa verse 18, kaya kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Nasusulat na po ito. Amen? Nasusulat na ito, itinakda na ng ating Panginoon at ito'y magyayari sa iyo. Sagana man ang kasalanan sa libutan, pero sasagana ang kabutihan mo. Ako'y nananampalataya, kahit nag-umpisa ka pa lang, marami ka mang pinagdadaanan, kumisang paulit-ulit yung kahinaan, pero may Diyos ka. Amen? May Diyos ka. Ang tao hindi kanya matutulungan, pero ang Diyos mo napakasagana ng kanyang biyaya na ipagkakalob niya sa iyo. Hindi siya magsasawa na ibabangon ka at tutulungan kanya. Hindi kanya titignan na mahina ka, kundi titignan niya na may magagawa pa siya sa buhay mo. Dahil si Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Yun po ang Diyos na ating sinasamba at pinupuri. So verse 19, sapagkat kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging makasalanan. Gayun din sa pamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana at tapuat. Kung saan nanagana ang kasalanan ay nangangagaan ng lubha ang biyaya. Ito po yung sinasabi ko. Malumulubha man ang kasalanan sa libutan, pero yung biyaya ng Diyos lalong sasagana. Mas hihigitan pa ng ating Panginoon yung kanyang biyaya na ibibigay sa atin. At sabi pa po sa 21, upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamagitan ni Yesu Kristo na Panginoon natin. Pero sabi po rito sa chapter 6, meron pong paalala si Apostle Paul sa atin dahil sabi ko nga, binuhos po ng Diyos yung sobrang biyaya. Na nakatanggap ng napakasagana biyaya niya sa chapter 6 verse 1. Sabi po sa verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala? Ayahan ba natin na lagi-lagi na lang magkakasala tayo? Kung yun yanin po ni Apostle Paul, sabi niya, upang ang biyaya ay makapanagana, yun po kuminsan ang katwiran ng isang ibang Kristiyano o ng tao dahil sagana yung biyaya ng Diyos, patuloy pa rin, hindi siya nakipaglaban doon sa pagkakasalan. Hindi po ganon. Amen. Dahil napakasagana po ng biyaya ng Diyos, samantalahin natin. Ibig sabihin doon, hindi samantalahin para abusuhin, kundi samantalahin natin, pahalagaan natin. I-grab natin, ingatan natin yung biyaya ng ating Panginoon. Na kapag nagkamali ka, sikapin mo na, huwag ka na magkamali. Pagsikapin mo, na ma-perfect mo yung pagkakamali yun. Kaya sabi po ni Apostle Paul, tatlong beses kong hiningi sa ating Panginoon sa maghapon itong aking kahinaan. Pero sabi niya, Paul, ang aking grasya ay sapat sa iyo dahil sa iyong kahinahan, nahayag ang aking kapangyarihan. Sabi po na ating Panginoon kay Apostle Paul. Kaya sabi po ni Apostle Paul dito, bilang sa atin nakatanggap na napakasukdula, napakasagana biyaya ng Diyos, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala? Upang ang biyaya ay makapanagana, huwag na wang mangyari. Sabi mo sa katabi mong kapatid, huwag na wang mangyari. Sabi pa po rito, tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Amen! Patay na po tayo sa pagkakasala. Alam mo ba yan? Hindi na naghahari ang kasalanan sa iyo. I declare it. Amen! Na ang kasalanan hindi maghari sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi pa po sa verse 3, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Verse 4, ngay-ngay nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Ito po yung sabi ng Bible ng bawat isa sa atin, nanghihina ka man, may kahinaan ka man, pero sabi po ng Bible, tinanggap mo na ang ating Panginoong Yesus. Sinabi po sa Bible, makakalakad ka na sa panibagong buhay.
Kaya kung isisiyasatin mo yung sarili mo, alam ko nakikipaglaban ka. Amen? Alam ko mahal mo ang iyong Panginoon. Alam ko nagsisikap ka para masunod mo siya. Kaya bilang sa atin, ito po yung napakasagada biyaya po ng ating Diyos na binigyan tayo ng karapatan para makalakad po tayo doon sa panibagong buhay, sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu Santo. Gusto ko pong ulitin yung binasa po ni Sister Janet kanina. Kung narinig niyo po yung binasa ni Sister Janet bago po siya umawit kanina, dito po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10 to 11, napakagandang verse po na pinahayag ni Apostle Paul. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10 hanggang verse 11, datapot sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga. Sabihin po natin, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. Yan, ikaw yan. Amen. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ito po yung declaration ni Apostle Paul. Kung paano tinawag siya ng tagapangaral at anak siya ng Diyos, pinagkatiwalaan ng Diyos, hindi ito nagbabago. Amen. Ganun din po sa bawat isa sa ating mga minamahal kapatid. Pahalagaan po natin yung biyaya ng Diyos. Habang nandyan pa po yung grasya ng Diyos, maging po sa ating mga kapatid na nanood sa live streaming natin o nakikinig, saan ka man, kapag natanggap mo ang biyaya ng Diyos, pahalagaan mo ito. Dahil darating ang panahon, ang grasya na ito ay kukunin ng ating Panginoon. Hahanapin ng mga tao dito sa libutan, pero hindi na nila matatagpuan. At ang grasyang ito ay ang Espiritu Santo. Sabi po sa John chapter 1 verse 16, yung biyaya, sabi po rito, na dumating po ang kautusan sa pamagitan ni Moses, pero dumating ang biyaya at ang katotohanan sa pamagitan ng taong si Jesucristo. Yung biyaya na tinutukoy po sa John chapter 1 verse 16, ito po yung Espiritu Santo. Kaya sabi po rito, hindi sabi ni Apostle Paul, ang biyayang ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Maging sa atin po, yung grasya po, iba-iba po yung gawa ng grasya ng Diyos sa buhay na. Ingatan po natin yung gawa ng Diyos sa buhay natin. Yung tulong niya, yung kapangyarihan niya, yung kagalakan na binigay niya sa atin, sa ating pagpapakabanal sa kanyang harapan. Bigyan po natin ng kahalagahan sa buhay natin. Dahil itong mismong grasyang ito, asyang magdadala sa atin doon sa karya ng ating Panginoon. Ang Espiritu Santo po ay babalik kung saan siya. Amen? Ang Espiritu Santo po, hindi po siya tagalupa. Kaya kapag nasa atin yung Espiritu Santo, kasama tayo na dadalhin niya. Amen? Amen? Yun po yung grasya ng ating Panginoon. Pagdating ng panahon, sa huling tunog ng trompeta, kukunin po ng ating Panginoon, aakyat po ang Espiritu Santo kasama ang bawat isa sa atin na natitirang nabubuhay po dito na tumanggap ng napakasagana biyaya po ng ating Panginoon. Balikan ko po. So verse, di ko niwawala ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis, nagpapagal kaysa sa kanilang lahat. Sabi po ni Apostle Paul, kung iyanin natin yung mula sa Book of Acts, na kung saan ang dami pong pagpapagal ni Apostle Paul, kahit sa bilangguan, ano po, ang hangad po ni Apostle Paul, makapangaral pa rin. Amen? Kahit nasa bilangguan po si Apostle Paul, yun po ang ganda kay Apostle Paul. Yun po yung ministeryo, yung biyaya. Kristiyano. Kaya sabi ko po yung auntie ko doon sa Pampanga na talaga nga, anong tawag dito, yung mabunga, talaga pag madikit ka lang sa kanya, hindi ka na makapagsalita, talagang dire-diretso yung pagsasalita niya. Sabi ko, kapag ito ang na-convert, buong lambak ako, buong barangay natin eh. Kaya kayo po, tignan nyo po dito sa barangay Paras, yung talagang mabunga nga. Sharean nyo po. Doon sa mga barangay nyo, sharean nyo ng Word of God kapag yan nang nakakilala. Buong barangay po natin, ay sigurado mako-convert yan. Ay hindi na po tayo kasya dito sa church natin. Amen. Yun na po yung panahon para buksan po yung lupa doon. Patayuan na natin ng malaking bahay, panambahan. Piliin nyo po yung pinakamagay sa barangay. Halin niyo, pag-pray niyo sila, bigyan niyo sila ng pagkain. Yung pinakamasarap.
bigay niyo sa kanila para ma-sharean niyo po sila at gagamitin po sila ng Panginoon. Amen? Kung paano po si Apostle Paul, madikit lang siya doon sa mga nasa bilangguan, nagsishare na siya. Ano po, may nakita lang siya na gumagawa ng tolda, nagshare po siya, na-convert sila. Maging doon po sa Tanikala, natanikala sila doon sa looban, nag-worship sila, nagpuri sila sa Panginoon, tapos yung lumindol, pakakawalan na sila ng Diyos, pero po hindi po siya umalis sa bilangguan. Yung talaga yung puno-puno ng yung gwardiya doon, sinyeran niya ng Word of God. At na-convert po ang buong pamilya. Amen? Yung pong buong pamilya ng gwardiyang yun, convert po siya. Kaya kayo mga kapatid, ito na po, may mission tayo. Amen? Piliin niyo po yung mga chismosa. Sharean niyo po sila. Amen? Pero wag po kayong makipag-marites sa kanila. Amen? Pakinggan niyo lang po sila, wag kayong makiayon. Amen? Glory to God, palakpan po natin na malakas ang ating Panginoon. Dahil sa kanyang kabutihan at napakasagara biyayang pinagkaloob sa atin. Kaya, glory to God, sa verse 11, tuloy ko po. Verse 11 po ng 15 ng 1 Corinthians, maging ako nga o sila ay gayon ang aming pinapangaral at gayon ang inyong sinasampalatayanan. Kaya mga minamahal kapatid sa Panginoon, tumayo po tayong lahat sa presensya po ng ating Panginoon. Ang pinakamasaganang biyaya ang ibinigay sa atin ng ating Ama, higit sa lahat ang Espiritu Santo. Ano po? Buhos na po ito, nasukdulang biyaya ng Diyos sa atin. Nasa atin, ibinigay ayon sa John chapter 1, verses 16 to 17, sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ni Yesu Cristo. Ito po laging natin tatandaan. Kaya minamahal ko kapatid sa Panginoon, sumain niyo nawa lagi ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Yesu Cristo magpakailan kailanman. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Natawagan ko po si Bishop. It's so wonderful to have the grace of God. Do you heard it? It is so wonderful to have the grace of God. And the good news of this is as long as the grace of God is here with us, no one could ever condemn you. As long as the grace of God, listen carefully and take this in your spirit. As long as the grace of God is here with us, no one could ever condemn the Christian people. No one could ever bind you when the grace of God is still here with us. But one day this grace will return to heaven, and He will not return without you. He will not return without you. The first grace that comes into this world is Jesus Christ, the Word become flesh. And when Jesus Christ finished His work on the cross of Calvary, He was ascended to heaven. And when He ascended to heaven, He sent forth His Spirit. The grace for grace. And the final grace will meet us, hallelujah, when this grace that is with us, itong grasya na suma sa atin ay babalik na sa langit, nakasama ka. Hindi siya babalik doon hanggat hindi siya tapos sa'yo. Amen. He will not get back to heaven hanggat hindi niya matapos ang misyon niya sa'yo. Remember the word of Isaiah? Isaiah 55:10-13, that the word of God will not return to God without His accomplishment. Kaya gaano ka man kahina, gaano ka man kamali-mali, oh glory to God, just continue. Because when the Holy Spirit accomplish His work in you, He will return to heaven with you. Glory to God, hallelujah. Can we sing this song, I'm healed? I'm healed with your love, Jesus. As long as the grace of God is here with us, just continue.
If you can see weakness in you, just continue. Do not get out from the presence of God. Hallelujah. When you know that you are weak, just continue. Do not sit apart from the presence of God. Just stay, because you are in the process of God. You are not in the process of this world. You are not in the process of weakness. You are in the process of God's will. Glory to God. And I'm healed by your love. I'm healed by your strength. On your shoulder you bore me, Lord. On your shoulder you bore me. By your faith I stand. Jesus, Lord. Your strength.
the living God, you are not standing by your own. You are not standing with your own method and idea and system. The moment you receive Jesus, you are standing with Jesus. And yet, hallelujah, and not by your own, by hallelujah, by your wisdom and knowledge. Your provision cannot make you stand against problems, against troubles, against all the wickedness of this world. But hallelujah, why you are standing in front and it's the presence of the living God because of Jesus Christ. Hallelujah. So awesome is your love. So mighty is your world. The love of God is so abundant. The chaste of God is always welcoming us. As long as the grace of God is here, lagi siyang open sa kanyang arms para tanggapin ka. Ilang ulit ka man magkakamali. Ilang ulit ka man nagtangkang tumakbo palayo sa kanya. When you desire to return again, His arm is so open wide to welcome you because of His grace. Because of this grace, just come and return and total surrender. Total surrender. And this grace will embrace you. He will embrace you even you are so wicked. He will continue to embrace you and to love you. While His grace is still standing. Father, we thank You for the grace. We love You because of this grace. We love You because of Your Son, Jesus. And we worship You because of Your Spirit and the fire of the Holy Ghost. Thank You for the grace, Lord.
Thank you for this wonderful and powerful grace. Hallelujah, that cannot be defeated. The grace of God cannot be defeated. Hallelujah. One thing, even the multitude of your sin cannot defeat the power of grace. Hallelujah. So kung makaramdaman ng Panginoon, just continue. Come, come, come. Do not be ashamed. The grace of God is always welcome. Amen. That's the kind I know. Amen.